Lumalaki na ng lumalaki ang issue kay Ray Parks. March 6, inanunsyo nito ang kanyang pagliban sa darating na season ng PBA. Anong kadahilanan? Mga personal reasons daw, particularly about sa kanyang pamilya. Nagpasalamat na rin siya sa TNT sa dulo ng kanyang Instagram post at sinabing, "One day, ay sana maayos daw ang lahat at makabalik na siya para matulungan ng magkampiyon muli ang TNT." Nung una ko itong nabasa, okay lang, we should respect his decision, especially if family matters talaga. Kaya hindi ko na rin pinlanong pag-usapan ito sa ating mga platforms. But hey, Manny V. Pangilinan, also known as MVP, one of the richest men in the Philippines and the owner of three teams in the PBA including Parks' TNT Tropang Giga, has gone mad, apparently. In-expose niya kasi si Ray Ray sa kanyang personal Facebook account. Ani niya sa post, "I don't see any mother being cared for. And as far as I know, La Union is nowhere near California." Naging malaking parte ito ng issue dahil mismo ang team owner na ng TNT ang nagsalita kay Ray Ray. Bago pa ito, hindi naman ganong kainit ang balita ng pagliban ni Parks sa darating na season, di ba? Sa photo na pinose ni MVP, makikita na mayroong nagpa-picture kay Parks at mistulang nasa La Union nga ito. Pero ang nagpatibay pa rito ay ang post ni Roger Kasugay na nagpatunay na nasa LU nga si Ray Ray. Sa video na pinost nito noong March 6, kita na nasa kalagitnaan ng battle rope workout ang dalawa sa moment na yon. Matapos nito ay samot-saring balita na ang lumabas. Samot-saring mga opinyon ang nanggaling sa mga fans. Sa libong fans na bumoto sa ating community poll, lamang ang nag-dislike sa pag-skip ni Park sa PBA season ngayon taon. Well, ako gusto kong respetuhin ang desisyon ni Parks. Una, hindi naman kasi makikita sa picture lamang o video ang mental health ng isang tao. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, di ba? Lalo, pamilya niya ang kanyang rason sa pagliban ng season ngayon. We can't really judge him right away dahil lamang sa mga rumors. Isa pa, bukod sa reports na mayroong sakit ang kanyang nanay, may kumakalat din na rumors na hiwalay na sila ng kanyang girlfriend na si Micah Rivera. Sa kanilang mga Instagram accounts, wala ka nang makikitang post doon na patungkol sa kanilang dalawa. Hindi pa natin talaga alam kung anong tunay na pinagdadaanan ni Parks at hindi niya obligasyong ipaliwanag ang lahat sa publiko. Pero sa kabilang parte, kung totoo man na alam ng TNT ay nasa California pa siya, pero nasa Pilipinas na pala, alibang usapan na yon dahil pagsisinungaling yon o pagtatago at least. Hindi pagsasabi yon sa kanyang koponan, lalo meron siyang malaking desisyon na ginawa na makakaapekto sa TNT this coming season. They gave Semerad, Trolliano, and their 2021 first round pick para makuha si Park sa Blackwater. Tapos ganun-ganun lang, hindi na ito maglalaro sa kanila ng isang season or ever. Tandaan, umpisa na o mag-uumpisa na rin ang tunay na free agency sa PBA. Who knows kung anong mga susunod na mangyayari ngayon. Next month, next year. Pumirma si Park sa TNT noong February 2020 at one year deal lamang yon. March 2021 na ngayon, so apparently wala na siyang kontrata sa TNT. Pero mukha namang meron pang rights ang TNT sa kanya ngayon, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Sa mga hindi nakakaalam, simula 2014 draftees, maaari nang maging unrestricted free agent ngayong 2021. Maaalala na hindi naman talaga ang MVP group ang gustong paglaruan ni Parks noon pa man. Sa ABL, San Miguel Alab Pilipinas ang nilaruan niya. SMC team yon. At SMC talaga ang gusto nitong paglaruan. Puro Hinebra, never say die nga ito nung nasa ABL at MPBL siya, di ba? So, who knows? Never say die. Ang nakakatakot lamang na parte ngayon, mukhang galit si MVP. Personal Facebook account niya, nag-post about kay Parks. Hindi na business yon. Hindi galing sa interview eh. Personal na yon. At alam naman natin kung gaano ka-powerful ang TNT team owner na ito. Pwedeng mayroon tong iakyat sa PBA boards na magre-resulta sa pagkasuspende nito and or pwedeng hindi na natin makita muli si Parks na maglaro sa Gilas Pilipinas. Mga bagay na ayaw nating mangyari, di ba? Lahat tayo clueless pa sa nangyayari. Iba't ibang sides kasi ng storya ang lumalabas. Hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan. Kaya hindi magandang manghusga tayo. Alam naman natin, mapagmahal talaga si Parks sa kanyang pamilya. 4-star recruit sa US noon at merong 92 scout grade ng ESPN pero iniwan niya ang Amerika para samahan ng kanyang tatay na merong cancer sa Pilipinas. Handa niyang ipagpalit ang basketball para sa kanyang pamilya. Ngayon, nanay na lamang ang meron siya. Huwag na natin ipagdamot sa kanya yon. Basta respetuhin natin ang desisyon ni Parks kung ano man yon. Wala naman siyang aktibong kontrata sa PBA. Pero ngayon kung nagsisinungaling siya, ginamit lamang ang kanyang pamilya para sa ibang agenda, konsensya niya na yon. Labas na tayo ron. Basta sa ngayon, respetuhin natin kung anong mga naging desisyon niya. May kinakaharap pa rin pandemya ang mundo at may sarili-sarili tayong problema. Hayaan na lamang natin si Parks kung anong gusto niyang gawin. Again, kung meron man siyang ibang agenda at hindi nagsasabi ng totoo, konsensya niya na yon. Yon, ikaw! Anong masasabi mo rito, pare ko? Komento lamang yan sa ibaba, i-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay
Thanks for watching, mga parigoy. Bye-bye.